ano ang mga pipigil sa mga pagpapala ng Diyos sa atin. No? Ating talata ay magsisimula sa chapter 13 ng Mateo, verse 53 hanggang 58. Amen. At ang sabi rito, basahin ko naman po mga kapatid. Mateo chapter 13, verse 53 hanggang 58. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pa't sila'y nangagtaka at nagsabi, saan kaya kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Sa 55, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nanga sa akin? Saan na kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Sa 57, at siya'y pinatisura nila. Natapos sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen? Binasa po natin yung kabuuan ng talata. At atin pong pagbubulay-bulayan mga kapatid, na ating teaching ay we miss God blessing because of unbelief. No? Lumagpas o lumagtaw ang pagpapala dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen. Yun, simula natin sa simula ulit, no, ulitin natin sa verse 53. At nangyari na matapos si Jesus, na matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito ay umalis na doon. Siya ay nagsasalita ng mga talinghaga. Pagkatapos umalis siya na roon, umalis na siya roon, at pumunta na siya, umuwi na siya sa kanyang lugar. Ang sabi rito sa verse 54, at pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Sabihin, pagdating siya sa kanyang lugar, nagturo siya roon sa kanilang sinagoga, meaning yung sinagoga, yung kanilang pinagtitipunang lugar o kanilang pinagsisimbahan. Kung sila ay nagtitipon, kung saan sila nagtitipon para pagbubulay-bulay ang makinig na salita ng Diyos, ang tawag nila roon ay sinagoga. Yan o. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pa't sila'y nagtaka? Sabihin, nagtaka yung mga tao doon. Parang nagulat sila, no? At nagsabi, saan kumuha ang tao ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga pangyarihang gawa?
Saan siya kumuha ng karunungan, no? Parang ano eh, saan siya nakapag-aral? Saan siya natuto? Ano eskwelahan yung kanyang pinunta, pinasukan? Parang yun ang tanong sa kanila kasi lugar na nila yun eh. Kaya pagdating sa 55, hindi bagay ito ang anak ng Uluwagi. Ibig sabihin na Uluwagi, karpentero, kilala nila eh. Kasi nga taga roon sa kanila eh. Hindi bagay ito ang anak ng Uluwagi. Ang Uluwagi, mga kapatid, ito yung karpentero. No? Kung siguro ito yung malalim na Tagalog ng karpintero, no? Anluwagi ang tawag. Kaya lang, hindi na familiar sa atin yung katagang Anluwagi. Kasi ang karpintero, binuha yan sa words na carpenter. Diba? Doon binuha yung salitang karpintero, doon sa carpenter. Kaya ang malalim na Tagalog nun ay Anluwagi. Yung kung gusto natin malaman kung ano yung malalim na Tagalog ng karpintero, ito yun, Anluwagi. Hindi baka siya ay karpintero, anak ng karpintero? Hindi baka tinatawag na Maria ang kanyang ina? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Hindi ba siya ay karpintero lang? No? Anak siya ng karpintero. Alam niyo makapagay ng karpintero kasi kahit sa ating panahon, ay ano lang eh, yung trabaho nila, hindi permanente. Kung sino lang yung pwede magpagawa sa kanila, doon na sila nakakaroon ng trabaho. Hindi araw-araw yung kanilang trabaho, no? Kung kailan lang sila tawagin at may paayos na bahay o magpapagawa ng bahay, doon lang sila magkakaroon ng trabaho. Kaya ibig sabihin, hindi kagandahan yung kanilang pamumuhay. Amen. No? Yan sa inyo lang sa kanila, nagtaka yung mga tao. Hindi ba ito ang anak na Anluwagi? Hindi ba ka tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago at Uzi at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Kilalang kilala yung mga kapatid niya, di ba? Kilalang kilala yung mga kapatid niya sa kanilang lugar. No? At sa 56, at ang kanyang mga kapatid na babae, kilalang kilala rin. Hindi ba ka silang lahat ay nasa sa atin? Na hindi ba ito ay nagataas sa atin lang? No? Pasensya naman ng mga kapatid at malakas ako lang dito. Ah. Ang yung sabi sa kanya, hindi ba ito ay nagataas sa atin lang? Saan kumuha ang tao ito ng lahat ng ganito, mga panay? No? At tataka, siyempre taga, kilala niyo siya eh. Kilala na siya ng mga tao sa kanila. Saan nakapag-aral ang mga tao ito? Ito nga, kung siguro sa aking panahon eh. Saan kung graduate ito ang tao ito? Ito ba'y graduate ng UV? Graduate ba ito ng Ateneo? Ito ba'y graduate ng Harvard University? O some theological school kung graduate ng tao ito? No? Kaya tinatanong nila, kaya yeah, maging sa ating panahon, mga kapatid, ay ano yun eh. Nangyayari din na. Maging sa ating iglesia, palagay ko, yung iba, ganun din ang iniisip eh. Lalo na kapag meron tayo mga bagong mga tagapangalan. Maniniwala ba ako sa taong ko? Kailan lang ito natutong mangaral? Saan kaya gumraduate ito ang theology? Kaya mangyayari nga eh, hindi na tayo paniniwalaan, yung pangaral natin, hindi na paniniwalaan kasi nga eh, isipin eh, saan ba nag-aral kung tao ito, bakit ito natuto? Yung mga ganong mentality, iba no?
hindi naman natin nila lahat. No? Pagkama tayo ay mayroong pinuponang bigyan, nag-aaral din tayo. Kasi hindi tayo mag-aaral, wala tayong may tuturo. Kung hindi tayo magsusunog ng kilay, eh sa totoo lang, wala tayong may tuturo. Kaya yung mga kalapangaral o yung mga preacher, nagsusunog din ang mga kilay yan. Lalo na kapag panahon ng sunod-sunod yung naatang sa'yo na mga topic, no? Halimbawa, kung maatangan ka ng Lunes, iba yung topic, no? Pagdating yung Martes, maatangan ka na naman, iba na naman yung topic nung gagamitin, eh talagang mahirap yun. Unawain agad-agad. No? Mahirap ang agad-agad ng ganun, na ganun kabilis. Napaiba-iba ang topic. Kasi nga naman, kaya kailangan natin na paiba-iba yung topic natin. Kasi nga, pag paulit-ulit yung ating topic, at baka magsawa naman yung mga nakikinig, baka mamaya, eh, matira dito, tatatlo na lang yung nakikinig sa atin. Amen? Kaya kailangan talaga na magsunog ng kilay yung bawat nangangaral. No, yun ang ano, no? Ano sabi pa sa, balik tayo doon sa ano? Sa verse 56, at ang kanyang kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay taga sa atin? Saan na kumuha ng taong ito ng lahat ng kanitong ganitong mga bagay? Yun. Sa halip na paniwalaan nila mga kapatid, ay para bang ano nila yun? Nanaig sa kanilang isipan na huwag maniwala. Kaya naman pagdating sa verse 7, ang sabi rito, at siya ay kinatisuran nila. Natiisod sila. Sa halip na maniwala sila, natiisod sila. Amen. No? Natapos sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan. Sabihin, sa lahat, pinapupurihan ang propeta. Kaya lang, pagdating sa kanyang sariling lugar, sariling bahay, ay wala na, nawawala siya ng kapurihan. No? Sabi, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. No? Ganun yun. Kahit na sa panahon natin, meron ganyan. No? Halimbawa, sino ba itong pastor na ba yan? Nangangaral na pala ng salita yan. Sino ba yan? Di ba dating lasinggero yan? O di ba dating babaero yan? No? Ganun eh. O di ba dating sugarol yan? Pastor na pala yan. Maniniwala kaya ako dyan? Sino kayong maniniwala dyan? Ah, kilala ko yan eh. Dating lasinggero yan eh. O. Ganun na kapatid. Hindi maniniwala. Ano pang sabi rito? O, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. Mismo sa kanyang bahay. Hindi sa pininiwalaan. No? Halimbawa sa kanyang sariling bahay, sino yung naniniwala sa kanya? Halimbawa yung kanyang asawa. Bagamat siya ay naglilingkod sa Panginoon, hindi naniniwala sa kanya, ayaw magpasaway sa kanya. No? Bakit? Hindi naniniwala sa kanya, eh, araw-araw kita nakasama. Yung kinakain mo, kinakain ko din. O ba't ako magsasamit sa'yo? Meron ganun eh. Ngayon, ano nangyayari? Hindi ka pinagpapala. Materially, spiritually, hindi ka pinagpapala. Kasi hindi ka nagsasamit eh. No? Madalas pa nga dyan, binibigyan. Inahayaan ng Diyos na ikaw ay magkasakit. Amen? Bakit? Kasi hindi ka naniniwala eh. Hindi ka naniniwala doon sa ginagamit ng Diyos. O titingnan mo yung baon-baon mo lagi. Napakaraming gamot, parang nasa iyo na yung butika. Inahayaan ka ng Diyos na magkasakit. Bakit? Kasi hindi ka nagsasubmit, hindi ka naniniwala sa kanya.
doon sa mga ginagamit ng tao, hindi kami niniwala. Amen? Sa sariling bahay yun, mismo. No? Yun, ano sabi ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon doon sa verse 58? At siya hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihan gawa. Hindi siya gumawa roon ng makapangyarihan gawa. Hindi siya gumawa roon ng mga himala. No? Bakit? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Yun ang dahilan. Eh pag ang Diyos gumagawa ng himala, siya nagpapagaling na may sakit. No? Yung bulag, pinadidilat niya. Pampapala yun eh. Oh. Tapos, yung mga mainisda, si Pedro, magdamag, walang huli. Anong sabi niya? Ihulog mo yung damban. Sumunod si Pedro. Kung nakahuli sila ng marami, na hindi sobra-sobra doon sa kanilang bangka. Mga pagpapala yung ginagawa niya himala. Kaya lang, dito sa kanyang lugar mismo, ay hindi siya pinaniniwalaan. Kaya ang anong ginawa ng Panginoon, at siya ay hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila na pananampalataya. Amen? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya, doon po tayo sa ating teaching. Ano yung teaching natin? We miss God's blessing because of unbelief. Ibig sabihin, lumalagpas ang pagpapala ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon, yung ano yung ating application dapat dito? No? Believe in God. Buksan natin yung ating puso. Papasukin natin si Jesus Christ. No? Paano? Believe that nothing is impossible for God. Maniwala tayo na walang imposible sa Diyos. Amen? Anong sabi sa Jeremiah 32:17? Tingnan natin, no? Jeremiah chapter 32:17. Sabi rito, O Panginoong Diyos, narito yung ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Ano sabi, no? Sabi, ulitin ko, O Panginoong Diyos, narito yung ginawa ang langit at ang lupa. Biro mo yan? Biro mo yan? Ginawa niya yung langit at lupa. Nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Yan gumawa ng langit at lupa eh. Kung ano man yung nasa ibabaw ng langit at lupa, nilikha niya yung lahat ng mga bagay na yun. Yung mga ilog, mga dagat. No? Kung paanong tuloy-tuloy yung agos ng ilog, hindi na pupuno yung dagat. Kung paano tumutubo yung halaman. Paano nagkaroon ng mga isda. Paano nagkaroon ng mga ulan. No? Siyang may gawa nun. Kaya walang imposible sa ating Panginoon, dapat paniwalaan natin yun. Believe in God.
Pangalawa. Believe that God is wise in all He done. No? Maniwala ng Diyos ay pantas at marunong sa lahat niyang gawa. Paniwalaan natin yun na ang Diyos ay marunong at pantas sa lahat niyang gawa. Anong sabi doon sa Awit 147 verse 5? Sabi rito, Awit 147 verse 5, dakilan ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. No? Dakilan ang ating Panginoon, makapangyarihan sa kapangyarihan. Meron siyang great power. Amen? Ang kanyang unawa, ang kanyang understanding ay unlimited. No? Kaya ang ating unawa ay limitado lang. Kapag ka meron tayong hindi nauunawaan, mga kapatid, eh dapat isanggunin natin yan sa Panginoon. Kasi nga, limitado lang yung ating unawa. Dapat natin isanggunin sa Panginoon yung ating hindi nauunawaan. Sapagkat ang Diyos, ang kanyang unawa ay walang hanggan. Amen? Dakila ang Panginoon, makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Ngayon, pagka meron tayong hindi naunawaan, kahit sa Bible, meron tayong hindi naunawaan, sanggunin natin sa Kanya. At siya hindi maramot, mga kapatid. Basta tapat tayo sa Kanya. Amen? Paniwalaan natin yun. Alisin natin yung ating pagiging unbelief. Buksan natin yung ating puso. Ayun, pangatlo. Believe that God knows what is best for you. Magtiwala ng Diyos ay nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Magtiwala tayo kung ano yung pinakamabuti sa atin. Yun ang gagawin ng Diyos sa atin. Huwag tayong mananig sa sarili nating unawa, sa sarili nating alam. No? Kapag ka minsan meron tayong prayer na hindi tinutupad ng Panginoon, eh baka yun ay hindi nakabubuti sa atin. Amen? Parang ano yan eh? Parang yung isang bata na anak mo, halimbawa, humihingi ng pagkain sa'yo na bawal sa kanya o nakakasama sa kanya, ibibigay mo ba yun? Siyempre hindi, di ba? Ganun yung ating Panginoon kasi alam ng Panginoon na nakakasama sa atin yung bagay na humihingi natin. No? Minsan eh, magtatapo tayo sa Panginoon kasi hindi binilig yung ating pangalan. Huwag kang magtatampo. Antayin mo lang. Baka meron siyang ibang ibibigay sa'yo na nararapat sa'yo. May mga ganun eh. May isang bandang huli, nagpapasalamat ka pa sa Panginoon. Akala mo, hindi ka dinig. Pero na-realize mo na iba pala yung sagot ng Panginoon sa panalangin mo. Meron pang isang halimbawa. Nanalangin ka sa Panginoon, Panginoon, dapat makasakay ako doon sa aeroplanong sasakyan ko ngayon. Sabik na akong makarating doon sa aking paruroonan.
Ayun nangyari, hindi ka nakasakay. Ibig sabihin, ibig bang sabihin nun, hindi dinilig ng Diyos yung panalangin mo? No? Eh, hindi ka nakasakay eh. Pinalalangin mo, makasakay ka sa ganung flight, pero hindi ka nakasakay. Ibig mong sabihin nun, na hindi nga dinilig yung panalangin mo? E bandang huli, nabalitaan mo, nag-crash yung aeroplano. E yun, na-realize mo. Kaya pala hindi ako pinasakay ng Panginoon doon. Then magka-crash pala yung aeroplano yun. O, diba? Yung mga kabutihan natin ay iisip ng Panginoon, hindi tayo niya pinasakay. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Tanggalin natin yung ating unbelief. Yung hindi paniniwala sa Kanya. Amen? No? Siya nakakaalam kung ano yung best para sa atin. Pangapa, believe that God will not withhold His goodness and blessing for you. No? Hindi siya nagkakait ng mga bagay na nakakabuti para sa atin. Lalo na sa mga nagsisilakad na makinig. Anong sabi doon sa Awit 84 verse 11? Kuha tayo ng supporting verse. Awit chapter 84. Verse 11. Sabi rito, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasan. Ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Oh, hindi siya nagkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Amen? Ano sabi? Ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya nagkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Kapag tayo ay nagsisilakad ng matuwid, hindi siya nagkakait ng mga pakaiban. Kaya kailangan paniwalaan natin. Ano sabi? Believe that God will not withhold His goodness and blessing for you. Hindi siya nagkakait sa nagsisilakad ng matuwid. Eh kung hindi ka naniniwala sa Kanya, matuwid kaya yung hindi naniniwala sa Panginoon, naniniwala ka sa sarili mo. Halimbawa kung ikaw ay naniniwala sa sarili mo, siyempre. Kung tama sa'yo, kung ano yung pabor sa'yo. Kung ano yung pabor, yun ang kung ano yung pabor sa'yo, yun ang tama para sa'yo. E paano yung iba? No? Paano yung iba na naaapakan mo? Paano yung iba na naapektuhan sa ginagawa? Dahil sarili mo yung patwiran na sinusunod mo. At ang kilala mong tama, kung ano yung pabor sa'yo. Amen? Yun ba ay katuliran sa Panginoon? Hindi yung katuliran sa Panginoon. Ang lumanakad ng matuwid, yung nagtitiwala sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon. Amen? Kaya yung ating pananampalataya sa ating Panginoon ay magkaroon ito ng kalakip na gawa. Para maging confidence tayo sa Panginoon. No? Kapag tayo sumasampalataya sa ating Panginoon, at yung pananampalataya natin ay may kalakip na gawa, ang tawag doon ay perfect. Amen? Perfect yun. No? Ang pananampalataya na may kalakip na gawa,
Yun ay sanggal. Perfect. Kaya kung tayo ay gumagawa ayon sa ating pananampalataya, confidence tayo na ang Panginoon ang gagampi sa ating mga gawa. Amen. Yung mga biyaya na dapat para sa atin ay ibibigay niya, hindi niya pagkakait sa atin. No? Hindi siya nagkakait sa nagsisilakad ng matuwid. Kapag tayo ay may pananampalataya at may kalapit na gawa yung ating pananampalataya, saan ang gagaling yung gawa? Doon sa kanyang mga salita. Kung ano yung sinasabi niya sa atin, at ating sinampalatayanan, at pagkatapos nilakipan natin ang gawa, no? E maging kalugod-lugod tayo sa atin. Yun ay ganap. Pero kung nananampalataya ka lang at wala ka lakit na gawa, eh, hindi po pwede na tayo ay maging perfect doon. Kasi, walang gawa eh. Diba? Ako, mas naniniwala ako sa gawa kaysa salita eh. Kasi ang salita, madaling sabihin. Pero ang gawa, mahirap gawin. O sana ko maniniwala. No, pag sinabi mo, pupuntahan mo ako bukas, maniniwala ako? Eh kung hindi ka dumating, eh kung ginawa mo, dumating ka na, o di maniniwala ako? Amen? Kaya, yung ating pananampalataya, pag nilakipan natin ang gawa, yun ang perte. Nangako kang pupuntahan mo ako, pero tinupad mo, andyan ka, perte. Nakarating ka nga, ayon dun sa sinabi mo. Yung pananampalataya natin, at nilakipan natin ang gawa, isinabuhay natin yung ating pananampalataya. Yun ang perte. Yun ay ganap. Amen? Kaya importante yun. Na kapag tayo sumasampalataya, kung minsan naiiwan natin yung ating katawan, sumasang-ayon yung ating isip. Pero yung ating katawan naiiwan, hindi sumasang-ayon. No, hindi yun perte. Kailangan kapag tayo sumampalataya, gawin natin, isa buhay natin kung ano yung ating sinasampalataya ka. At ang lahat ng inaaral sa atin ng Panginoon, ang lahat ng kalooban niya, ay dapat natin sampalatayanan at gawin. At yun din, no? Sumunod sa kanyang mga utos. Baka mamaya, eh, akala natin, may pananampalataya tayo. Pagdating ng aras o ng oras, sasabihin na ng Panginoon sa atin, hindi ko kayo kilala. Bakit? Anong sabi niya? Doon sa 7:21 ng Mateo, na, kung sino lang ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama. Ano yung gumaganap? Gumagawa. Gumaganap. No? Hindi niya sinabi rin kung sino lang yung sumasampalataya. At sinabi niya rin, kung sino yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Yun lang ang kanyang kinakikilala. Eh, sasabihin natin, Panginoon, na, ano ako, ah, sumasampalataya ako, ang membro ako ng JCAG eh. No? Membro ako ng JCAG, sumasampalataya, eh, hindi ka naman gumagawa. Amen? No? Sa totoo lang mga kapatid, marami pa tayong gawain. Itong ginagawa na natin ito, nag-aaral pa lang tayo. Parang estudyante pa lang tayo. No? Tama yung mga estudyante. Mula elementary, high school, college. Pagkatapos ng college, makukuha ng masteral. Pagkatapos ng masteral, saan sila gumagawa? Kung may mga kapatid, nag-aaral tayo, kumukuha tayo ng masteral. Amen?
Pagdating ng oras, nagawa na tayo. No? Kaya mapalad yung mga kapatid natin na napapakinabangan na ng ating Panginoon. At naniniwala ako na maraming mga kapatiran na may potential na maglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay tinuturo natin dito mga kapatid ay kabanalan. Hindi tayo nagtuturo dito para tayo ay kumita. Tayo ay tinuturing natin na negosyo yung ating iglesia. Wala pong naman tayo mga kapatid. Kaya mapalad, swerte yung mga taga Jesus Christ or my God. Kasi nandun sila sa tama iglesia. Amen? Kaya tayo po ay manampalataya mga kapatid. Kaya ano yung ating